Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang topic natin for today ay kung paano natin gagamitin ang mga ang benepisyo ng ito duhat. Ito ay nagawa ko noon sa video natin, sa last video natin, ito siya. Pero meron akong natuklasan na ginamit ko lang nung last week kasi nung nagtataya ko guys, ginamit ko yung yung ginilad kong buto ng duhat. Ang tawag namin dito ay lumboy sa Ilocano. Ito yung ginagamit ko, nagpinapakuluan ko nung nagtatay ko, nagtataya kasi ako. Kasi meron akong nakain na something na sumakit ang tiyan ko. Kasi bigla siyang naramdaman ko na kumukulo yung tiyan ko, tapos nagtatay ako ng tatlong beses. Naalala ko, yung pala sabi ng nanay ko noon, kung magtatay ka, pwede mong gamitin yung buto ng duhat. Ito guys, so ginagamit ko na ngayon ito para pakuluan kasi pwede ito siyang pampatigil ng ang sakit ng tiyan at tae. Kasi kahit yung dahon niya ay ginagamit namin yun. So gamitin natin ngayon, paano natin ito gamitin. Ito, pwede mong hindi nahugasan. Pero hinuhugasan ko pa rin para matanggal yung mga salt. Pero ang salt pala ay mas maganda pa rin. So ito yung gagamitin natin para sa nagtatay. Alam nyo guys, maganda ito kahit hindi na tayo gagamit ng mga antibiotics, kahit ang mga medicine na nakukuha sa pharmacy. Kasi mas maganda ito, naturally. Kaya gagamitin natin ito para sa pag... Ayan guys, lalagyan natin siya. Dahil ito naman yung tubig natin ay filtered, so pwede natin itong gamitin. Lagyan natin ng kaunting tubig. Ito lang, papakulaan lang natin ng kahit 2 minutes to 3 minutes, pwede na to guys. So gagamitin natin to pang pa-cure natin sa sakit ng tiyan natin. Kasi guys, ang gamit nito ay hintayin natin to, pakuluan natin guys para mahihin siya. Habang hihintayin natin ang papinakuluan natin na ito ng duhat, ito naman yung kakainin natin. Guys, alam nyo guys, ang dami ngayon sa palengke. Ito binili ko nung unang bumili ako ng ng duhat ay 120 pesos. Ngayon, ang murang-mura na 60 pesos per gudwa. Ang ginagamit nilang gudwa ay yung pinagunuhan ng pineapple juice, yung gudwa na sinasabi natin. Yung isang gano'n siya, pineapple juice na malaki. So, guys, hindi lang ito siyang hindi lang siyang iniimbento. Talagang nagpapakure talaga ng mga iba't ibang sakit ng tiyan. Hindi lang yun, marami siya talagang beneficyo. Kasi ito siya, marami siyang mataas ang flavonoids niya. At saka yung natuklasan ko talaga. Kasi alam mo guys na hindi ko talaga ini-expect na yung pagtatay ko nung last week, bigla siyang nung nakainom ako isang baso, kahit kaunting baso lang, bigla siyang huminto. At saka nagulat ako, wow, ito pala yung sinasabi nilang benepisyo ng duha, talagang totoo. Kasi hindi ako naniniwala noon. Pero ang pinapaniwalaan ko lang ito, itong mga itong mga buto niya, yung kinakain natin talaga na seed, yan siya guys. So, ito siya ngayon, ito siya. Maraming green, maraming. Kaya kung kumain tayo ng ganito, iipunin natin, hindi natin itatapon, sayang. Kasi magagamit natin. In case na emergency, lalo sa gabi, at para hindi na tayo pumunta sa pharmacy, o malayo tayo sa bayan, malayo tayo sa mga bilihan ng mga gamot, ito ang gagamitin natin pang first aid. Mas maganda pa kaysa sa maraming chemical na mga katulad ng mga antibiotics sa mga sakit na ito na ginagamit natin, na katulad ng ginagamit natin. Pero meron din akong sa inyo, natuklasan talaga na pinakamabisa talaga na ginamit ko doon sa Zambales, nung walang wala talaga akong choice na talagang gagamitin ko talaga yun. Kasi
nagtatay ako doon, pumunta kami sa Sambales kasi nakainom ko ng ano, buko na sumakit ang tiyan ko. At yun ang nag-trigger talaga sakit ng tiyan ko. So guys, malaki talaga ang maibibigay ng ano, ng duhat. Malaki at maraming benepisyo lalo sa mga diabetes o ongoing na diabetes, mga pre-diabetes katulad ko. Kasi pre-diabetes na ako guys. Hindi ko na kailangan kong i-cure ang sarili ko. Kasi kung iasa natin sa ibang tao, iasa lang natin sa mga gamot na para maiwasan natin yung unti-unting pagtaas ng blood sugar natin, nasisira ang kidney natin dahil sa taas ng diabetes, taas ng sugar natin. Mas maganda ang natural talaga. Kasi ang natural talaga ay wala siyang chemicals na mapupunta sa katawan natin. Wala man akong ano, hindi naman ako wala akong pinagdaanan sa wala akong background sa mga medical background o ano lang. Kasi hindi naman ako nag-aaral ng nurse, hindi naman ako nag-aaral ng mga kung ano mang tulad ng mga gamot-gamot yan. Hindi talaga ako nag-aaral. Wala akong nurse background guys. So, ito lang ang natutunan ko lang sa sa personal experience ko talaga. Hindi lang ito iniimbento talagang totoo guys. Kahit tingnan nyo yung mga nakadaranas na kasi yung mga matatanda eh talagang ito yung ginagamit nila noon, hindi naman sila nagkakasakit. Why not na hindi natin gamitin na naman ngayon para makaiwas tayo sa mga chemical na ginagamit na para sa katawan natin guys. Masarap siya. Masarap talaga siya. So, pwede nang nabili ko to. Kumuha talaga ko ng isang budwa para ma-enjoy ko yung pagkain ko. Matamis guys talaga. Yung mga iba hindi sila naniniwala kasi sabi nila mas maganda daw ang doktor. Oo, mas maganda talaga ang doktor. Pero kung naniniwala ka sa mga natural na gamot, okay naman. Wala namang mawawala sa'yo, diba? So why not hindi natin paniwalaan guys. So ngayon, napakulaan ko na yung ano, yung inipon ko na ganito. Yung buto na gagamitin natin mamaya. So guys, alam nyo ba, hindi talaga yung mga iba kasi marami silang pambili ng gamot. Pero kahit marami kang pambili ng gamot, kailangan mong maniwala sa mga gamot na ganito. Kasi mas marami siyang beneficyo sa mga katulad ng mga gamot-gamot yan. Tulad ng sinabi ko before na mas maganda ang natural kaysa sa maraming medicine na gininom natin para sa katawan natin. Kasi hindi naman alam yung side effect natin o side effect ng katawan natin o natutunan sa loob natin. Kasi marami ng pag example yung mga antibiotics na ginagamit natin sa sakit ng tiyan, maraming side effect din yun. Hindi natin alam ngayon. Kaya all natural is the best. Yun lang guys ang masasabi ko sa inyo dahil yung nanay ko noon, yung dahon niya pwede din. Ginagamit din yun sa mga may rayuma. Saka mataas daw siya ng potassium. Kasi nung nagkaroon ng nanay ko ng hindi siya makalakad, ginamit nila yung yung dahon niya saka yung kahoy niya. Yun ang pinakuluan nila para magkaroon siya ng potassium. Nang everyday siya umiinom ng umaga. Sa umaga lang siya kasi umiinom yung natapos na siyang kumain, ginagawa niyang tea. So, yung tsaa na ginagawa niya pagkatapos niyang kumain, before at after kumain, okay na yon. After 1 week, bumalik yung sigla niya, lumakas siya guys. So, mas maganda talaga, maganda ang side effect ng mga ganitong all naturals. Na cure ng natural na gamot para sa mga galing sa nature. Gamot galing sa nature ito guys. So, wala akong masasabi na side effect ng kung ano man yung sinasabi nilang bad effect, pero mas maganda ang good effect itong mga sa katawan natin kasi ito yung talagang nakapagpatunayan ko talaga na mas mabisa siya talaga kaysa sa gamot na binibili natin sa pharmacy. Okay naman na, pero kung wala kang pondo ng ganyan mga chemical na ginagamit sa mga gamot-gamot natin, mas maganda na to. Pag ipon ka lang ng ganit, ipapatuyo mo lang at ilalagay. Bakit ka hindi ka maniniwala? Okay naman yan eh. Wala na mawawala, diba? So, the best talaga.
So, thank you guys. So, manonood kayo sa mga videos natin para susunod natin na. At susunod, meron akong ibabagay kapakita sa inyo yung mga gamot na dahon-dahon na mas maganda pa kaysa sa mga ganito. Pero, diba yung grapes na black na mas matasang flavonoids? Okay din yun. Mapapasarap ka talaga. Masarapan ka na, may gamot ka pa. So, thank you guys for watching my videos. So, pagpatuloy nyo guys, hindi pa kayo nakapag-subscribe at subscribe na kayo para ma-notify kayo sa susunod na videos ko guys. Thank you at have a nice day.